But the evil bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. The poor is hated even of his own neighbor, but the rich has many friends. Ginagawa dito na huwag po sa mga ni Lord at ayos namin to Lord, tutunan namin lumago sa aking ginagawa ko yun, sa winning, sa aking ginagawa at yung tapong mga story sa mga Jesus name pray. Amen! Uy, baka masabi ko ah. So maganda, pinestick ko kanina, maganda yung reception. Oo! Ay na, sabi na. Sabi na lang. Simple, believe it every word, but the prudent man look at what is going. Parang hindi pa. Hindi pa. Okay. Ay sabihin nun. Simple ba? Positive ba yung simple? Negative. Depende, diba? Sabi sa Bible, the simplicity of Jesus Christ. So maganda yung simple, pag kailangan ay ating gamitin siya na daw. Ay, yung gayahin ito ha, pero may mga nakukuha din yung unbeliever na tama, di ba? Sabi ni Einstein daw, everything must be make everything simple but not simpler. Pag simple na, huwag mo nang gawin simple na nga. Ibig sabihin na kahit saan yun, kung nga, may makapusensya tayo dito, ngayon, sa may programa tayo. Hindi naman sobrang payak na wala na. Ano yan? Try every spirit where there may be of God. Ano sabihin nyo? So, subukan mo kasi maraming, especially ngayon, kanina po yung buha natin, di ba? Preaching. So, minsan di nila patulad itong Bible, di nila ito marusunog, ang daming kopya eh. Hindi nga nila kaya. Noong una, sinubukan ni Satan yun. Okay, tumakalaban nyo, sinubukan nila. Uy, takutin natin sila, sinupunin natin yung Bible para wala na silang Bible. Hindi umubo ah. Kasi nakikita nung ang tao, ba't kukunin to? So, diba kahit yung mga tao ngayon na walang pahalaga sa Bible, diba? So, lalo nang naiintindihan ng mga Kristiyano, importante talaga to. Yung mga galit sa Diyos, diba? So ngayon, iba na labanan. Okay, hindi nila nasusubukan kunin to. Ano ang gawin nila? Gagawa ng ibang translation or ipipid tayo ng sobrang daming information na hindi naman ganun ka-relevant. Okay? Ngayon, ang isa sa mga sa Facebook na naman, no? Ayan kasi ang ano ngayon, Facebook eh. Sikat na platform. Social media. Merong isang culture, nabanggit ko lang na sa inyo, yung isang culture, tumatindi. Diba? In China, diba? Ginaya na lahat eh, di ba?
China. Pati gulto, ginahin nila. Bira naman talaga. At yung gulto na pinudus nila, ba, pambihira. Mga mayaman eh, parang may mga production sila ng mga movies-movies, okay? So, kinausap ko yung isa. Ayun, nagtatanong lang ako. So, tinanong ako. So, research ko, pambihira, si Jesus daw dumating na. 1991, natulaan niyo, saan siya dumating? Sa China. Sa China, di ba? Sa China. Ay, pwede yun, no? Pinay-like. 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 So ngayon, so yun ang labanan ngayon. So siyempre, yung mga Indiana, may sariling... ginawa sa China. Yun nga, tanong, wala, nasan siya doon? Nasan ang ginawa? Tama doon, ano ba yun? So lahat, no? Ano ngayon, yung mga Muslim, may sariling Diyos. Okay? So ano pa? Yung mga ayaw maniwala sa Diyos, meron din silang sariling philosophy. So, siyempre, alam nila na mukha ka naman tanga, wala kang mas malalim na spirituality sa buhay mo, na puro pera lang. So, nag-invento rin sila, kasi may, sorry, karamihan ng mga atheists, yung New Age, denial sa Eastern religion nga, Hinduism, Buddhism. Kasi siguro nakita nila, and the explanation ni Rabbi dun, sabi niya, the problem with people not believing in the true gospel, it's not that they don't believe anything. Okay? Hindi sila maniniwala sa lahat eh. Kasi hindi nga pwede sa tao yun. Kaya ang problema na lang, nangyayari sa kanila, hindi sila naniniwala sa tamang katuruan, sa gospel at sa tunay na Diyos. Hindi sa wala silang paniniwala eh. Ano nangyayari sa kanila? Even worse. Ano yung even worse na walang paniniwala? Wala silang pinaniwalaan din. Mas worse pa doon. Ano yun? Lahat pinaniwalaan. Lahat pinaniwalaan. Diba mas bukang tanga yun. Sa totoo lang. Ba't makapaniwalaan lahat? So ito yung sinasabi dito, the simple believe it every word. Kahit itong mga bata, minsan di maloko yan eh. Nag-iisip yan eh. Pero pag may medyo bata, binobola mo eh. Diba? Niloloko mo. Binototo mo. Diba? Yan. So pero kami hindi na inuto yan. Minsan siguro. Pero nai-realize mo, hindi dapat eh, nakasanay sila. Tapos pag nasanay sila, inuuto sila ng magulang, baka isipin lagi sila inuuto. So mali yun, okay? Pero itong mga to, ayaw nilang paniwalaan yung tunay. Pag na-recognize tuloy nilang tunay, ayaw na nila. So ano gagawin nila? Pinaniwalaan lahat. So mas malaki yung natangahan. Kaya ito yung sinasabi dito. Huwag kayo masyadong simple. Gamitin yung utak nyo. Kahit mga bata pa kayo. Sa religion, ganun din. Ganun na ganun actually. Ang napansin ko sa mga, even sa mga tunay, na dating tunay, tapos medyo, alam mo na, nag-backslide. Ano na, nagre-resort sila sa mababaw na katuruan, paulit-ulit lang. Kaya pag pina-explain mo sa kanila, hindi kaya explain. Tataka, ba't alam mo ba yun o hindi? Huh? So, lagi ko sasabi sa inyo, pag hindi nyo alam, maging totoo ka at least sa sarili mo, sa ibang tao, hindi mo alam. Very basic yun. Ngayon, pag yung iba, nagpapanggap na lang, isa yan sa mga pinalalaglagan nila. Even yung mga simpleng bagay na hindi pala pinaniwalaan, pinapaniwalaan, yung dapat paniwalaan, yung totoo, pag sinabi mo yung totoo, hindi nila ma-recognize na. Pero kinakabahan sila. Kasi nyo ba yun? Kaya nga, mga lately na-discover natin yung malinang iba, pag pinoint out mo, hindi pag-usapan natin, ayaw pag-usapan, bakit? Kasi deep inside, alam na nila na mali sila, pinag-usapan natin, ma-highlight lagi. Kaya ano na lang, ang tawag dyan, silent treatment. Okay lang yan, kaso hindi pa rin, still forever, gano'n, okay? So gano'n dito mga bata, minsan, naruto-ruto na kayo magsinungaling ng, ano, ng hindi nagsasalita. Hindi ba yan? Silent treatment. Kaya dapat ang magulang, wise. No? Kung ganito yung anak mo, medyo tumatalino na eh. Dapat ikaw, sobra-sobra na. Para konting galaw pa lang nila, alam mo lang yung next move nila. So magagabay mo agad. Okay, kaya, ganyan yung sabi nito, the simple believe it again, negative yun. Kaya yung kabaligtaran na ano, the prudent man look at where to is going. So hindi sinabing, doesn't believe every word. Pwede rin. Pero medyo dinescribe niya, paano mo nasabi, ano yung tamang, kabaligtaran yun. So, pag sinabing look at well, tinitingnan mo ng gusto. Actually, dun sa isang Proverbs din,
about ano naman yun, mga ari-arian mo, sabi niya, the diligent man looketh well to his, ano mo sabi doon, to his business attire or stature. Basta yung sabi, dapat alam mo magkano pera mo ngayon. Nasa ng assets mo, alam ng utang mo, kung next year buhay ka ba, di ba? Yan ang masipag, di ba? Kaya alam niyo yung mga, yan, mga, kasi naasal din ako sa mga, ba't ini-invent ko rin lahat? Kasi hindi mo alam kung ano nanakaw na eh. At least kung nakita mo may nanakaw na isang linggo, marami nang nanakaw, di ba? Smart eh, nakakaw sa mga doon. Well, tingnan, ininanakaw yung mga card. Ha? Yung mga, hindi, simple card. Load card. Ah? Load card. Mahal yun. Okay, tanggal. So, oh, malaki kasi yun, no? Yeah, yeah. So, dito naman, yun, is pera mo. Pero ito, yung mga salita kayo, ganun din. Kaya tumututo ka hindi lang sa mga unay, pati sa mga mali. No? Ano sa mga kwento mo, kung kailan ko na, sa maraming yun. Para sa isang sharing sa Facebook. Tama yun, sabi nila, paano mo ma-recognize yung mga cashier daw, anong ginagawa sila? Tinitrain sila ang hawakan yung tunay na pera. So, ang tunay na pera, ganito ang texture, ganito ang kulay, ganito ang printing, ganito ang shape, ganito ang cut, okay? Nakabisado nila yun. Nakabisado, ito yung tunay, ito yung tunay na pera, ito yung tunay na pera. Pag may nakita mo yun silang peke, alam agad nila, bakit? Kaya sanay na silang i-handle, yun pa yung term, i-handle yung tunay na pera. So sa atin ganun din, pag puro katotohanan ang tinuturo sa church, pag meron sa labas na parang totoo, pero hindi, alam ko mali yun eh. So madali mo ma-recognize. So kaya look well to his going, yung mga kaparaanan ng ikaw mismo, at ibang tao din. Kasi kung ikaw, iniisip mo yung tama at mali sa sarili, magagawin ko ba ito? Hindi. Minsan, oh, mag-iingat, exactly. Nag-iingat ka. Kung nag-iingat ka sa salita mo, sa ginagawa mo, yung ibang tao na alam, nakabaligtaran or medyo hindi, o yan na naman. Ano, ma-recognize mo agad. Okay? So, ang tawag dito is prudent or wise. Napakipotante nito. Matanda lang natin yun. Huwag kang maging simple. Hindi, kasi ako, I'm just a simple man. I'm a simple woman. Excuse yun. Kaya nga yung ginagawa natin, naaral mo yung Bible, hindi na kayo, pagtapos natin ng buong Bible, hindi na simple. Hindi na kayo simple. Yun lang, sana magpatuloy kayo, di ba, sa live. Hindi yan, lahat tayo. Joshua. Kung mga ito, wala itong choice. Pero lalakihin kayo. Ako, dami niyo, mga anak ng pastor. Pasaway. No? So, pag laki-laki nyo kasi, yan, mapigil. Ay, may tragic ako. Ay, may ano ako eh. Mag-bisita ako eh. Alam mo, mag-bisita ko. Kasi, classmate ko lang naman. No? Okay, so, palagay natin yung dapat natin palagay. Amen? Amen. Next, a wise man feareth and departed from evil. So, kanina yun ang ating mismong team, di ba? Hell, about hell. So, dapat takot ka at yung wiwin mo, pag wala siyang takot, walang mangyayari doon. Okay? Kaya, ang wise man daw ay natatakot, hindi sa lahat ng bagay, obviously, di ba? Natatakot natin yan. Isa lang ang dapat magkatakotan ng Diyos. Okay? Yung mga bata, siyempre, ibang legitimate authority. Okay? Kaya dito, malinaw na ang pinatatakutan mo, Diyos. Kaya nga ikaw ay lalayo sa mali. Okay? Ano yung kabaliktaran doon nun? But the fool rageth and is confident. Okay? So yung iba, maganda ba yung may confident ka? Yes. Depende. Diba? Yan na nga eh. Kasi, katulad nung tinapin din natin kanina, mayabang ka. Dahil nga, alam natin, madalas ang confidence is okay. Kasi parang ang ano yun, naiintindihan mo ito, alam mo ito eh. Okay? Ito, nagkasalita ako yun, di ba? Kaya ibang mga preacher na hindi niya lang sinasabi niya, anong gagawin niya? Kunwari, naiintindihan niya. Yung iba dyan, nasanay na lang ganun. Maling-mali yun, okay? Pag hindi mo alam, hindi mo alam. Eh, nangyayari kayo sa atin, mga pastor, ganyan, mga pare, mga ganyan. Yung religious spirit, na-establish ka na dyan. Kalibasa ka, yung the way na i-establish nito, mali rin. Diba? Nag-aaral kung saan, tapos nilagay doon na kung sino. Isang tao lang.
Yung tunay na church, hindi ganun. Tama ba? Paano naging pastor yung pastor? Aral mo. Bukod doon, sinensya, pero later, pag independent na siya, yung tiwala na ng tao, siya na yung ano doon. So pag wala, hindi siya katiwa-tiwala, hindi yan lalago. Okay? So, hindi ka tulad sa ibang, ako na rin, yung sabi na ba, ano, pasaka na kung ano. Tapos, iaangat ka na sa pedestal. Regardless lang, makapagtiwala ka, ako pa yung harap, regardless. Kaya, yeah, pagpare, di ba? Ang binipas sa kung anong diocese yan, yun na yun. Basta, tiwala ka niya kasi pare yun. Okay. Kaya dito, kaya ang ginagawa nila, basta pa parang, ano, sabi nung sa mga showbiz naman, project! Project! Umali mo kasi ka dati, mga drama doon ng TV. Kahit ngayon alam ko, mayroon sila mga ganyan, di ba? Tinutuluan kesyo sila, may mga academy pa sila, mga wala kaya talaga. Ganun nakatindi sila ngayon eh. Talagang tapos parang sila yung mga stars, ano yan? Basta yung nag-audition-audition. Kung yung mga tao may pangunawa pa, hindi mo papangarapin yung maging plastic sa harapan ng tao eh. Wala namang ano yun eh. Kasi siguro mayroong konti, diba? Kasi artist yan eh. So pinaportray mo. Pero itong level ng Hollywood tsaka ng ano, hindi eh. Kasi totoo lang naman yan, di ba? Pili na rin yun eh. Kawawa nga yung kapulipino nung mukha ng tanga. Diba? Ginawa naman talaga sila ng tanga kasi nagtiwala sa ito eh. Eh, pili na yun eh. Palagay mo yung mga anak ng usino, pipila doon. Kaya punta doon. Yeah, kasi yung confident, pinoproject nila na yuturo sila na umarte ka, na confident ka. Okay, una sa lahat, yun nga, hindi naman napaka-valuable ng pag-arte. Ngayon, itong mga, yun, natututo yung iba, yung mga preacher, mga, ano man yan, broadcaster, ako. Yung sa mga ano yan, ang pangademonyong babaw, alam nyo ba? Hindi naman, pero yun nga, kasi depende. Yung mga malalaking network niya, meron na yung ano, political agenda. At anong gagawin siya? Parang ikaw yung artista ngayon. Diba? May di-deliver kang balita, akala mo confident ka doon. Well, actually, hindi naman ito yung tao. Okay? So yung confident na hinahanap natin, na positive is, pag yung nasa likod ng confidence mo, katotohanan. Okay, masabi niya ako, nag-impress ako dito. Alam ko to from the word of God. Totoo ako, wala akong minamanipulate para sarili kong advantage. Nagkita yung confident ako kasi yun talaga yun, alam ko eh. Ngayon, pag hindi mo alam, kunwari ka lang, no? Dinikta lang sa'yo yung kailangan mo sabihin. Ganun ang nangyari sa mga ano. Yun yun. Papalabas sila sa isang production, ano na, kung wala niya sa marami nanonood. Yung mga taong tatanga-tanga, yung kanina, parang gano'n, the simple, ay, in-endorse ni, ano yung produktong gano'n, siguro maganda yan. Okay, so yan, so, dito tayo sa 16, sabi dyan, ano nga yung sa kabuuan niyang 16, ano yung sinasabi niya yun? Okay, so may takot tayong, may tama tayong takot dapat. Ano dapat natin ka takotan yung kanina ng ating Diyos na hindi ka lang nakapausa sa loob, ako hindi sa upyano. Okay? Dapat yung pagkatakot natin gumawa ng mali ngayon ay ganun na lang at hindi. Mataas yung ano. So huwag kayong magtiwala sa, hindi parang confidence yun, kaya bumili lang kung ano. Hindi, okay? Kaya nang sabihin ng full rage yet. Ano yung rage? Galit yan, di ba? Pero kinumpara dyan sa confidence. So, saan nagtatagpo ang confidence ng rage? Sa taas. Ha? Sa taas. Sa level? Paano mo nasabi yung nagre-rage ay confident? Ay, pamilya rin ng mga asawa dito. Sabi nila, di ba? May ginawa akong mali. Sabi nila. Pag may ginawa akong mali, syempre makagalit sa iyo yung ano. Unahan mo na, di ba? Galit, di ba? Pag inunahan mo na, ano? Tatakang tama, di ba? Kaya kung maalala ko yung, di ba? Katalit, di ba?
Kasi pag galit ka na, akala nung isa, eh siguro may dahilan to bakit galit. Yun yung sinasabi dito, naalala ko tuloy yung yun niya kay Ephraim, tsaka Ephraim Manase ba yun? Judah. Okay, Judah and Ephraim. Okay? So, ang nangyari sa kanila ay yung kay David. Okay? Si David ay, siyempre, ang unang hari, sino? Si Saul. Sa anong tribe siya? Benjamin. Okay? So, ang susunod na hari, si ano? Si... si David. Lumutang na eh. Pero may nagkakamali si ano yan. Meron ba ako kay David din ba? Alam ko yung nagtatalo sila kasi nga. Bakit si... Yan, tama si ano. Kasi bumalik si David. Okay, bumalik si David sa pahing hari after siyang tago-tago. Okay. So sabi ng mga ibang tribes, bakit di nyo kami sinama? Kasi ang babaw eh. Ito, masyadong mahabang kwento. But anyway, sabi ng the men of Judah are fiercer. The words are fiercer. So, bakit yun? Ganun minsan, di ba? Alam niya, pag kayo mahilig makipagtalo, sana hindi pa. Pero yung mga ibang mahilig makipagtalo, kahit sa opisina, nabahay. Di ba? Pag ikaw yung galit, parang tama ka. Di ba? Hindi lagi. Okay. Ayan, gano'n. So, yan yung ginagawa ng iba, manluloko. Okay, yung gano'n na, huwag artista. Ang gano'n ba sa atin? Mga kasawa? Maging umate? Yung gagalit-galit. Gagalitan. Okay, so tayo dapat may tama tayong takot. Kung may tamang takot ka, alisan mo na yung mali agad. Huwag kang... manluloko sa mga magitan ng kurari galit ka or kunwari confident ka, okay? Okay na yun. So, dadaming aral dito, di ba? Next, he that is soon angry dealeth foolishly. Ano yung sabihin nun? Ano yung soon? Mabilis. Madaling galit. Mabilis. Agad. Pero ngayon, ang madalas ano na soon, ano yung sabihin? Agad. Coming soon. Malapit na. Susunod na. Next attraction. Pag soon, medyo malayo, bakit na sasabi, malapit na yun. Coming soon. Pag soon enough, malapit na talaga. Pero ito, pag soon angry, tama yung sinabi niyo, mabilis. Isa yung konting ano lang, oh, ganit ka, garbo. High blood. High blood. Nahulog lang yung ano, nahulog nyo. May sa English, meron sila kami. And a drop of a hat, sabi nila. Pumahingi ba yung hat pag nalaglag? Siyempre, hindi. Pero pag nagagalit ka, na drop of a hat, ang bilis mo magalit, okay? O sana hindi tayo ganun. Okay, kasi sabi dyan, deal it foolishly. Kasi kung nga, ano yung deal? Deal. Ano yung deal? Medyo generic yan eh. Pag sinabi kasing deal sa business, ano yan? Usapan. Pero pag sinabing deal sa in a general term, para kang pamamalaka, tama. Or pamamalaan mo. Okay? Or sa akin, how do you deal with such problems? Okay? How do you deal with children that are talkative? How do you deal with it? So pag ikaw daw ay madaling magalit, mali yung ano mo, kalokohan yan, mali yung, at hindi okay yung iyong dealing sa tao. Okay, bakit? Ito, medyo ito po point tayo sa pangalawa. And the man of wickedness, di pala ito, kabalik na ito ay, again, ano yan? Kaparehas. Kaparehas or kaduktong or medyo sinususugan niya yung first point. Okay, emphasize. And the man of wicked devices, it's hated. Kita niyo yun, pag marami ka raw ginagawa ng mali, syempre kaya galitan ka, di ba? So parang nire-relate nyo sa kanina, pag ikaw yung galit, parang business lang. Ba't ka galit? Di ba? Madalas sa hindi, may pinanggagalingan yung galit na yun. Either alam mo na nalulugi ka or something, or
yun nga, yung parang kalina rin sa atin, sinasabi natin, parang, diba, may mga ganyan nagbibenta, napansin nyo ba yung mga ganyan? Sir, kawin na ka pa dito, bumili ka na. Dali, nag-iisip nga ako eh. Yan. Okay. So, challenge ka. So, ano yun, so again, hindi laging mali ang magalit. Okay? Pero madalas yan. Lalo na sa labas. Okay? Ang madalas, na okay na magalit nga yung authority. Tapos pag talagang makulit, okay lang yun ang magalit. Normal yun. Alam ka naman hindi magalit sa'yo, may ginagawa kang mali. Okay? Let's move on. The simple, makibasa ka po. Ready, go. The simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. Ano yung common sa both parts? Inherit tsaka crown, di ba? Anong pareho dun? Binibigay. So, kaya pag ikaw daw ay simple, anong bibigay sa'yo? Folly. Folly. Anong bibigay sa'yo yung folly? Okay, tingnan natin yung second part. Alam natin yung sabihin ng person. But the prudent are crowned with knowledge. So, baliktad na naman yung folly tsaka yung knowledge. Okay? So, sa pwedeng example natin dyan? Kasi, yung YouTube nung nauso yan, internet. Eh, siyempre, ang gumagamit yan, siyempre yung bukod sa mahal yan, kasi nga, ang gumagamit talaga yan yung kailangan talaga may kwenta, may military, science, mga research, mga importanteng bagay, circles ng scientists. Okay, yan daw ang unang na dyan eh. Bakit importante military? Siyempre, safety. Okay? Ang scientists, ba't kailangan mag-share ng mga scientists? Kasi nga, hindi mo kaya nung mag-isa ka lang. So, ang mga scientists nagkaalat sa buong mundo, so, ginagawa daw nila is nag-share sila. Plus, napakilusunod yun kasi ganun yung mga scientists. So, pero, kung sumikat na yan, ano nangyari? So, supposedly, for example, sa TV, diba? Ang use talaga sana niyan, magandang use niya, siyempre information sa tao. Kasi nung naging masyadong common, siyempre inabuso ng kusino. Anong gusto nila i-broadcast ngayon? Yung mga useful information ba? Yung malalaman mo yung galaw ng gobyerno, saan napupunta yung, di ba, yung pera natin, di ba? Ha? 1 hour lang yun sa 24 hours, yung others, ano na? Kalokohan na, di ba? Ganun din sa YouTube. Mga drama. Ba't nilagay nila sa trending yung mga maayos na preaching? Ba't yung trending po nung kalokohan? Diba? Napasin nyo ba yun? Dati wala yung ganun eh. Wala yung tab na trending. Isa-search mo na lang. Oh, ikaw bahala yung tawag dito. Oh, kung saka nakasubscribe, tsaka yung madalas mo gusto mong panoorin, yun yung i-feed sa'yo kasi gusto mong panoorin eh. Pero tinagay natin yung trending para pwede sila magsawa na manood. Kasi ang tao, pag simple yan, ang gusto lang yan, ang naibibigay lang sa kanila, hindi yung mga useful information, ano yun? Mga kalokohan. So, love life, na maganda ang love life, kaso hindi yan inaano. Diba? Hindi yan something na hindi yan inaabuso, hindi yan puro ganun ang iniisip mo, bata ka pa. Parang may nakita ko sa trending, ano eh, parang mga bata pa. Yung parang... Nakita ko lang yung title pero alam ko yun yun. Kaya madalas yun sa TV. Yung series siya eh. Yung mga bata. Yung YouTube, ano, meron pa rin mga content dyan na okay. Pero kaso nga, hindi ka kikita. So kaya ang iniisip nila ngayon, mga subscription na, yung mga medyo may kwenta. Pero common knowledge pa rin, nandiyan, di ba? Yung mga bata.
Learning it dyan pa rin. Pero pinakamaganda dyan, preaching, okay? Kaya nag-subscribe na ba kayo? Yes! Ay, sinig ba kayo? Huwag ka maingay. Nanonood kayo, ha? Kasi katulad last Thursday, ang ganda na ang usapan namin. Wala kayo, diba? Lumalim kami kung may hira. So, in-upload namin. At least, parang wala kayo na-miss. Pero maganda pa lang dito kayo. Kaya nyo. Kasi ang hirap naman mag- Amen! Sa YouTube. Tapos nagtatanong, oh, anong example natin? Ay, ako. Okay? So, yun ang isa sa mga maganda example na isip ko dito. Na malinaw, di ba? Hindi, gusto ko rin ang maganda eh, di ba? Simple akong tao pero gusto ko. Yung ibibigay sa akin knowledge. Isa mga tumututo. Kung ikaw ay simple, huwag kang makontentong dyan ka lang. Kaya itong mga bata, ang aga pa sinachallenge na namin kayo, Bible, Bible reading lagi, Bible, makinig. Diba? Sa akin, hindi mo makuha. Hindi lahat na talagang halos wala. Diba? Kaya tinitrain ka lang na umupo dyan, sa palagay mo, gusto ka lang na umupo dyan para umihit yung upuan. Hindi, diba? Pag nasanay ka dyan, yung maayos, sino kayo nagsasalita? Sino kami nagsasalita sa ano kami na? Nay, ba't ang dahil? Lagi tayo doon na, Nay. Masasanay sila. Church. Ang kaya dinadala pala ako ni tatay doon. No? Kumari lang. Huwag naman sana kumari, si Brother James. Maagang kinuha ng Panginoon. Tapos kumari lang, si Jana, nandito pala lagi. Pero actually, di na ikinig. Kumari lang, ha? So, nag-backslide si Jana. Nari lang. So di ba, na-imagine nyo ba? Na-imagine nyo, oh, wala, na-imagine. Diba? Mga ganun bagay. Oh, no. Na-influenza ha, ganyan. Pag-ilan. So maaalala ni Jana ngayon, nung andito pa si tatay, lagi kami tinadala sa church. Diba? So di mo exactly nalalaman kung bakit. Pero dahil na-expose ka doon, ano nangyari? Kahit pa paano nagkaroon ka ng knowledge. At ngayon, pag nakumpara mo yung buhay mo sa backsliding, nakumpara mo, iba po itong mga sa labas, puro kalokohan. Hindi na nagsawa sa kalokohan. Makabalik nga sa church. So, ganun eh. At ang napakaganda mo, tama yung sinabi ka rin na, di ba? Ang pinagkapareho ng inherit tsaka crown, pag inherit, binibigay sa'yo ng kung sino yung bibigay sa'yo. Yung crown, ganun din. Pag pinag-aralan niyo yung mga kayo sa mga dating kaharian, gano'n. Pag minsan nagpapatayin sila para dyan. Still, ang idea is, binibigay yung crown sa taong sa palagay nila ay narara. So gano'n tayo. Pag ikaw ay wise, hindi mo kailangan mamalimos ng respeto, ng pera, hindi mo kailangan respeto ng ano, sa mga bahay. Hindi mo kailangan mamalimos ng pagmamahal. Oh, yun, dyan, ha? Itawagan sa lupa? Totoo yun. Kasi sabi nung kahit sa research daw, bakit yung mga babae, oh, minsan talino sa ibang bagay, bakit pag sa pag-ibig, parang naging tangan. Kasi yung sabi nila daw, ganun daw, isa sa mga talagang lumalabas, sabi nila, mga babae daw naghahanap ng pag-ibig. Pero karamihan daw ng babae, nilalaki kahit ang paano, respeto naman tayo. Ang gusto natin. Pero yung babae, yung pag-alang, pag-alang, ganun daw kayo. Ngayon kayo, okay? Ang bibigyan ng Diyos ng maayos na asawa din, pag nagpakaayos ka din. Ganun totoo. Hindi parang ang pangit ko sa ata eh. Kaya magpauso ako ng hendo. Pakita ako ng mga ano-ano. Ganun totoo. Yung sabihin ng medyo ano ka na, insecure ka na. Rainbow. Ano ba? Pakita ka lang kung ano. Diba? Lagi bago suot. Di wala ka naman budget na. Bili ka ng bili. Wala naman. Mga ganun. Niwala kayo. Pag-travel. Kasi, insecure sa buhay. Papalit ng kalaki. Kalay ko. Pwede ba yun?
Hey, kap, basta mag-aim ka. May maganda kami yung sa Facebook group na live. Nakikinig kay Pastor Alves doon. Ganda yung mga namin doon. Wala ka pa rin ba doon doon? Baka yung standard nila doon. Nakita eh. Anyway, maganda. Kaya na pag-usapan niya, make-up. Ay, pambira. Ang laba nung meron. Kasi kaya special mga babae. Masama ba mag-make-up? Nagandaan yung make-up. Masama ba mag-make-up? Depende siya. Gano'ng kapal ng kama. Kaya ang haba nung masaya. Lahat may ano eh. Lahat may ipin nyo. So, isang kapal nung advice ka kasi parang kasi pang... Exactly. Ako naniniwala ako, yun yung very minimal. Yes. Kung mas maganda ka, huwag na lang. Professional. Pero yun nga, hindi natin magbabawal. Yun lang yung never natin nga sabihin. Kahit grand dito, may gusto dito magdamit na kung ano. No? Kasi yung mga babae sa umpisa, ayaw na parte. Hindi sila nasanay. Sarayin na sila ng ano. Ganda yung school ng ano eh. SOD. Pati volleyball team, naka-palda eh. Oo, maganda naman. Hindi po yun, nakagalaw. Pero yung medyo repair, yung talaga, pag tinignan mo, palda. Square pants? Oo, yung square pants. Square pants. Square pants. Square pants. Square pants. Square pants. Okay, so yun. Huwag gusto nyo maging matalino. Matalino kayo. Ang ganyan siya sabi. Pag if your phone, lalong dadami yan. Ang sinabi sa Bible, let, sa Revelation. Diba? Let the godly maging godly. Let the wicked become wicked. Ang mali yun. Eh. Kasi nga, sabihin nyo, nag-appeal siya sa ating wisdom kung meron tayo. Kasi ang adults, especially adult, wala na. Isang hirap na kami. Turuhan. Okay, isa pa. Basta to. The evil bow before the good and the wicked at the gates of the righteous. Medyo madali lang ito din. Ibig sabihin lang ito, bandang muli yung mga mayayabang na yan, yung mga mali, takot din yan eh. Ano ba? Kaya nga ang dapat natin gawin, todo na natin yung kabanalan, may panahon din sila. Obviously, ang pwede mo tukuhin dito si Jesus na sabi sa Bible din, sa New Testament, may mutang saan, sabi doon, every knee shall bow. And every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kahit nasa impyerno na sila. Diba? So wala eh. Yun ang totoo. Pag talaga na itaas ng Panginoon, wala. Confirmation na yun. Okay, so ngayon, huwag na tayong magaling lang. Pupuri ako ba ang Diyos? Baka sobrang pagpuri naman ko. Hindi ka sasobra dyan. Okay, alamin mo lang yung tamang paraan. Hindi yung okay naman. Lord God! Okay, question. Ganda lang ang Proverbs talaga, kahit ako. Question. Ano yung mga batang di pa naman akin hindi? Ano nga na dyan kayo, Joshua? Mata siguro, masakit. Bakit? Hindi ka naka-perfect? Hindi. Ito na perfect. Sige, let's pray. Maraming salamat sa pastoral service, Lord, sa Bible priest, sa bagyo pang blessing kami. We pray, nagpapatuloy kami. Masa mabili na lang kanina. Nawa ay
nakausap nila sila, nakita nila hindi sila bagay, nakakaming blessing nila sa kanila. Establish this church, Lord, na walang compromise Lord, sa mga bagay na hindi dapat namin compromise with me, na may bother din po, Lord, nag-asawa. Even lahat po na namin na-win na. Nag-arap sila ng church, Lord, bako saan sila lalago at magiging po ng rewards na nagsayang po sa mga tao po ay napakalami ng blessing na inaalat sa amin. Handang ibigay sa buhay na ito, Lord, especially sa next life of play na ibigyan doon sa amin. Buhay na madalas dito, Lord, active members, kapalay mo na mag-uwi sa mga sa kita, Lord, sa mga pag-aralan, okay, sa mga nag-tsagalit po, Lord, kasi mga bata, Lord, hindi wala sa kanila tuloy. Silipin nila, nakatandaan sila, hindi sila yung maipinapag sa mga kaya-isip ng pagpapala sa salita, knowledge, and wisdom. Sa mga adults, Lord, na support ng mga people, at kami rin po, Lord, especially, Lord, alam yung huli na walang matanda sa ministry. This works in wala din lagi, ang dakot sa linggo, darating. Ito lang ang pag-alawin at salita ko. Jesus name pray. Amen. Amen. Hi. 41 minutes lang.